Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Late ko lang napasok si Mixo sa daycare dahil dyan pa man siya sa malaking daycare niya. So lumalabas pala sila dyan mga after 9 na, dahil nung si Pars hinatid niya ng exactly 9 o'clock, hindi pa sila lumalabas, andun pa sila sa loob dahil ang mga malalaki daw ay late nang pinapalabas. So time check natin ay 9:30 ng umaga. Day off ko pa ngayon kasi kahapon yun yung panggabi natin, so ngayon day off ko pa. And then bukas 5 days work naman tayo at pang morning. Okay, wait, I will seatbelt yung lamig. Kunti lang pala sila ngayon. 5 kids lang ang andun ngayon sa loob. Pero nasa labas na sila. Friday kasi. Kaya 5 lang daw yung mga bata ngayon. Pero pag Monday to Thursday, madami tong bata dyan. Ngayon lang kasi Friday, tinamad ang mga nanay at tatay maghatid ng mga chikiting sa daycare. Magde-date kami ni Bienan. Ayan. May date kami ni Bienan today. Saan kayo mag-date, Mars? Diyan lang naman sa shop. Punta kami ni Bienan dun sa bagong shop na pinuntahan kahapon na nawawmali tayo dahil hindi tayo nakapasok kasi nga grand opening nila kahapon. So, for sure ngayon makakapasok na tayo dun. So, nagyaya si Bienan na puntahan namin. Tumawag nga siya kagabi pala. Nagtanong siya if pumunta ba daw ako. Sabi ko nagpunta ako IT pero dun lang ako sa labas dahil ang lamig-lamig, ang hirap pumasok dun dahil kailangan ko mag-antay ng 30 minutes. So sabi niya ngayon na lang daw kami pupunta. So ano ngayon? Mother and daughter-in-law bonding. Char, matagal-tagal ko na ding hindi nakabonding si Bienan na. So, dapat mag-gym siya ngayon. Skip niya muna daw ang gym ngayon kasi magde-date daw kaming dalawa. May date-date pa kami ni Bienan. So, let's go. Kunin ko pa pala yung gamit ko dun sa bahay. Wala pala akong dalawang pitaka. Maglalaban na naman si Pars. Natapos ko na nga kagabi yung titiklopin kong damit. Nag-decide na naman siya maglaba. Bored na bored si Pars kasi andito lang siya sa bahay. So yung labahan natin ang pinagtitripan niya. Ako na naman yung na-stress kasi matambak na naman yun dyan ng ilang araw bago ko ma-tiklop. Hoy, nako. Chill lang. At least andyan lang siya anytime. Pwede ko tiklopin kaysa naman napuno na yung aming lagayan ng laundry. So, alis na siguro ako. Kuha lang ako dito ng wallet ko kasi for sure si Diana nag-aantay na yun sa labas. Na initan na din ako. Hindi na ako nagtanggal ng jacket. Dito na yan kasi Diana sa baba. Muy, IT! Ay, auto on tuwa lang. Minä olen nähnyt ja kokeillut, että Lukas. Ayun. Kanina pa daw siya dyan ba? Silloin kellosi on vähän jäljessä. Joo! Ei me kabin vestassa. Ayun, sabi ko, nag-CR pa kasi talaga ako eh. Nagmamadali na akong lumabas. So, ayan. Magala muna kami ni Bienan. Lamig! To si Kilma, IT. Ngayon nun. Yan, nakaano na din si Bienan. Nakalagay ng scarf sa liig niya. Yuxias. Ha? Yuxias. Yo, unto si. Muntikan pa kami hindi makahanap ng parking. Yo, pala. Hawat ko na. Yo, haben. Tan. Ta help. Uy, lamig. Not di ala pal yan ihimis siya. Oo. Pal yan ihimis siya. Hindi na siya nagdala ng walker niya, yung stick niya ba? Pag kasama ako, hindi yan siya magbitbit kasi hinahawakan ko siya para hindi siya mahilo. Tapos meron naman sigurong cart dyan sa loob. So mas easy sa kanya na maglakad. Ang siya pal yun. Nani, katsotan. Ayan, ay madami pa talagang mura. Tag-10 euro lang. It's a tansuli IT.
car. Hanap muna ako ng cart. Ay, wala silang cart. Ano lang, bag. Ako lang yung may nabudol. At kutoy kanot itis ya. Eh, nino, Fibia. Eh, yun mo sa wasi. Yo. Ei ollut, ne on enemmän nuorten vaatteita, ei ne ole enää oikein niin kuin mun. Ai son yung ano, niin. Hindi daw para sa kanya yung mga ano dun, mga tinda. Pang ano siya, pang 40, galawan mga tag 20, andun madami. 20s, pero kabili ako ng konti. Eh, pakita ko mamaya sa inyo pagdating natin sa bahay. Magpupuntahan muna kami ni Bienan. So, kunti lang yung nabayaran ko doon. Nabayaran ko doon ay 22 euro. Yan lang. Hindi siya gaano ka mahal. Mahal lang. Tour mo natin si Bienan saan niya gustong pumunta. Dito na kami sa ano, City Market. Ayan o, oh, may cart na si Bienan. Doon kasi kanina walang cart. So nahirapan siya mag-ikop-ikop. Usually naman everywhere my cart, doon lang ang wala. Madami kasing sale. Kung saan yung sale, doon tayo. Madaming tao ngayon dito sa City Market. Last day siguro ng sale ng iba. Si Kerkas. Tuli. Ayan, driver or sweet lover na talaga ako ni Bienan. Dito na naman kami sa ibang shop, sa Prisma. Kasi meron siyang kukunin dito na sapatos ba, na pinatahi niya. Kasi sayang naman daw yung itapon, so pinatahi niya na lang, naukang na daw ba. So mas mura man ang magpaayos kaysa bumili, so pinaayos niya dito sa Prisma. May hinanap kami dun sa City Market, yung gloves niya daw. Dahil last week may nagnakaw, yung nilagay niya lang daw sa cart ba. Tapos pagbalik niya sa cart niya, wala na daw yung kanyang gloves. Tapos yung gloves na yun, gustong-gusto niya. Naghanap naman siya ng bago. Eh. Hindi niya maalala kung saan niya binili yun. Mrs. United. Saan niya siya nagpa-tahi? Nagdadagal akong hindi nakapunta dito sa Prisma. Mamahal kasi ito na siya po. Eh. Ah, dito! Ah, dito pala siya nagpaayos ng sapatos. Ayan. Kapengat na hindi tulad kang talapot. Tignan natin. Ah, meron pala dito. Ah, pwede din pala susi. Oh, may susi doon. Dito kami nagpa-duplicate ng susi ko kasi yung dati nawala yung aking susi. Magkano barbaya dito? Sibo pa, ikabot. Botsit. Ah, ito yung ano niya. Ah, ito yung stahinta. Yung siyang hinta. Ah, botsit. Minka kengat sulaon. Pikku kengat. Korko kengat. No, karki ang ma-enload. Ayan, nahirapan yung nag-ayos asan yung sapatos niya. Ah, ano? Yung pang party-party. Ayan, no? Ay, siro na. Niin vähän käyttöä. Niin vähän käyttöä, että ne olisi voinut korjaa ihan hyvin. Käytän ehkä niitä kerran tai kaksi. Hindi pa naayos yung sapatos niya. Selvä, mä ajattelin, että et ole huomannut sitä. Että en ole huomannut. Ei tarvitkaan, mutta kanta laitetaan. Selvä. Sellaista. No sit se menee. Joo, minä olen ihan tyytyväinen. Tästä on 3 vuotta aikaa. Usapa sila. Kasi akala ng yung sabi ng guy, yung sa lapa-lapa ba, sobrang luma na daw. Eh, sabi ni Bienan, okay lang. Ang pinapaayos niya doon ay yung sa may takong lagyan ng rubber. Kasi natanggal yung rubber. In-explain ni Bienan na okay lang na hindi palitan yung lapa-lapa. Basta yung sa takong daw ay may ano, may cover ba. Ayan. Ay, kubiala balmes. Hän ei vielä tehnyt niitä. Okei. Okay. Ei vielä. No. Okei, okay. Nyt minne? Sushi. Joo, sieltä. Joo. Jen, kuva siya ng, ano, cart. Para
hindi ko na siya hawakan. Ayan, pasok tayo dito dahil gusto ko kumain ng sushi. Craving si Mars ng sushi. Meron kasi ditong sushi. Same lang yan na sushi doon sa binibilhan namin sa Karhula. Eh, since andito na lang kami, andito na lang ako bibili. Kaya lang andito ay per kilo. Mga lima lang naman ang kakainin ko. Ano lang ba for cravings? Tapos sila ni Pars, iba din yung gusto nila kainin, kundi yung Chinese food. So sabi ko kay Pars, tumawag siya doon mamaya at pipick upin namin. Daanan ko na lang ba. Pero 12 pa naman yung magbukas. Ano oras na ba? Wala pang 12 eh. Alas 12 yung magbukas. Oh, may mga ano na. May mga display na Christmas tree dito oh. Oh, kaunis ite. Ta ite o kaunis. Sela balcoin. Kaunis. Yo, sela balcoin din. Yo. Teo may puti-puti siya. Tämä on paljon kauniimpi kuin ihan valkoinen. Joo, valkoinen ei hyvä. On liian valkoinen. Joo, hindi kasi tämä maganda kaunis. Yung sobrang puti. Yung tämä may green o ganito. Tämä on halpa. Oikein kaunis. Joo. Hindi siya gaano kamahal. Yan o, nice. Ayan. So, dun tayo. At sabi niya baka doon mag tingin-tingin siya ng vlogs dito. Kasi yung vlogs na tinignan niya doon sa ibang shop, hindi yung hinahanap niya na maganda. So, ikot lang kami dito. Sin ni Aite. Ayun, dami ng mga sale-sale na laruan. No? Kasi malapit na ang Pasko. Regalo sa ating Mix. So, naguguluhan pa kami ano ang iregalo namin kay Mix. So, laruan na naman. Madami pa siyang laruan. Tignan natin kung ano yung maisip namin iregalo sa kanya. Ganda ng mga damit pang bata oh. Nakakaingit man. Kaya lang si Mixo natin malaki na. Sushi on Twilight. Ayan, dun tayo sa sushihan. Bukas na yata to eh. Ah, lagi naman to bukas. Sino kaya ang andito? Parang dinideliver lang to nila eh. Dun ang gawaan sa Karhula tapos hinahatid nila dito. Dahil hindi man live ang pag ano ng sushi. Hindi gaya doon sa City Market na live nilang ginagawa. Ayan. Sushi! Gano'n ba ito kalaki? Per kilo kasi ito eh. Ito lang maliit ang kunin ko. Ito. Ayan. May autan ba pieni ah? Maliit lang yung kunin natin. Oh, ang sarap ng sushi. Ano ba yung masarap dito? Ayan, ito yung paborito ko. Ayan. Yung grilled na salmon. Ayan, oh. Tapos itong tuna. Ang sarap tong tuna. Wala sila yung tuna na may ano, may sauce sa taas ba? Yan lang naman. Ano ba? Hanap mo na ako dun sa kabila, tignan ko. Si Bienan, kuha din daw siya. Kasi mura lang pala dahil yung binayaran ko. Ayan o. Oh. 2, ilang piraso Bien? 6 pieces, 6 euro yung nabayaran ko. Then kuha din daw siya ng kahit mga 3 piraso lang daw kasi parang ang sarap daw tignan. Pero si Pars gusto niya talaga Chinese food kasi hindi siya fan ng sushi. Toy on siya laon. Nika toy on IT. Grill ato siya teriyaki ya toy on normally. No. Kuha din ni Bienan. Pasok. Naka-uwi na kami. Sinundo ko lang si Pars doon sa bahay. Yo! Kus kamain. Halwa usta palyo. I don't want to buy plenty. Yo. Because that one is enough for me. Yo. Sensei. Sensei. Ayun, kain na. Nalakay siya. Nalakay siya yo.
naka-order na rin kami dito ng food nila. Kanilang pagkain. In-order namin dun sa Chinese. Sisan. Ito yung food nila. Ang dami ng bulaklak dito sa bahay ni Binan. Kasi pinasok na yung tanim niya dun sa labas. Yung akin kasi wala akong paglagyan. Yan yung kanilang food. Ito yung akin, sushi. Ito yung plato. Yan. Wala si Mixo natin dito kasi nasa daycare siya. Ano pa pala nila? Plato. Oh no, is I forgot your beer. Ah, those two. No? Nani, kain na tayo. Sure, man. Tubig. Betta. Ay, tira betta. Ei oo, ay, mitä sinä katsot? Kylmä vettä. Tai haluatko? Kylmää vettä. Joo. Tulee tähän Raanasta. Aha. Kylmää vettä tulee Raanasta. Niin. Ei äidillä ole muualla kuin Raanasta tulee kylmää vettä. Minun apin liitto ai sushi. Pito pala kun siellä akala kuin anin. Sarap to sa oh. Yung grill na sushi. Sarap. Kato nyt miten iso annos tää on. Tää puolitaski. Busog-lusog na din kami ni Pars. At ito na, back to home na kami. Tingnan natin yung pinamili ko dun sa shop na yun. Natawa lang talaga ako. Kasi dapat bibili din ako ng yung parang ganito siya na hoodie doon sa shop na yon. Kaya lang, nung nagpunta ako doon sa pangbata at nakita ko yung dapat yung bilhin kay Mixo, binalik ko yung para sa akin dahil naisipan ko na lang ay si Mixo na lang muna yung aking bibilhan dahil meron pa naman akong mga ganito, yung jacket ko, eh si Mixo natin kailangan niya ng underwear at pants. So, binalik ko yung kinuha ko doon na pinili, pili ko kanina, nabilhin ko sana. Si Mixo na lang yung aking binilhan. Although, meron akong binili sa akin, pero tag 3 euro lang to siya. Pang ano lang ba? Pang bahay. Ang ganito, oh. Ito. Tang-tap. Pang bahay lang dito sa loob. Kasi yung mga ganito ko na gamit, sobrang luma naman siya. Oy, meron ng mga butas-butas. So, tag 3 euro lang naman. Kinuha ko na lang. Same lang naman. Nagpunta tayo ng second hand shop. Meron ng tag 3. Medyo luma na siya. Ay, ito. Matagal ko to siyang magamit. Dalawa yung binili ko. Wala silang puti. Wala akong nakitang puti doon. Ayan. Kaya, brown at black yung aking binili. Pambahay lang naman ito. 3 euro. So, 6 euro ang bayaran ko dyan. Tapos, ito yung kay Mixo. This rakas, oh. Yeah. Mixos. I supposed to buy hoodie for me, but I remember Mixo needs. Yeah. So, I return mine. Yeah. And then, I just choose to buy Mixos. Calzaret. Underwear and pants because his pants already small. Okay. This we one, need, oh. We need to put aside those small yo. Ones. This one, 10 euro. Two. Okay. Just like 5 euro per piece. What size is this? 100. Ayan, 100. Kasi yung mga luma ni Mixo, nasa 90. Ito mataas na.
Yung lamig-lamig pa naman sa labas, kaya ito, meron na siyang pants. Ito lang naman yung mga pants na binili ko para sa ating mixo. Very simple lang. Malambot kasi to eh. Cotton siya ba? Oh, ala. It's very soft. It's cotton. It's nice. Yo, it's really cotton. I did not check it there. It's a cotton. Tapos, meron siyang underwear. Dahil kagabi, tiklop ako ng underwear ni Mixo. Natawa ako kasi sobrang liit nung lima na aking tinitiklop. So, dahil lumalaki na yung ating Mixo, binilhan ko siya ng underwear. Ayan. Labhan lang to. Para meron na siyang magamit. At yung mga maliliit, ibigay ko na yun kay Lani. Ay, yung anak niya pa, hindi pa naman yun nagsusuot ng underwear eh. After ano nun, mga for 6 months, magsusuot na yun ng underwear. Si Mixo kasi, naisuot siya ng underwear. Kailan ba? Ano lang, last summer. Kasi totally, tinanggal na talaga namin yung diaper. Dahil hindi naman siya, dahil malaki na siya, 3 years old na. So, wala na talagang diaper. So, dito na naman tayo sa underwear. Kasi lumalaki siya, kailangan bilhan ng bago. Binilang ko yung underwear niya, nasa 10 lang dapat pala. Nasa mga 20s yung underwear niya. Dahil minsan, nadudumihan. And minsan, dinadala dun sa daycare. At minsan, late ang labahan. So, kinulang sa underwear. Meron yung one time talaga na ubos na yung underwear niya. Kailangan ko maglaba ng underwear niya. Sinampay ko dun sa may battery para kinabukasan, paghatid ko sa daycare, dry na yung kanyang underwear. It's work naman. Na-dry naman siya. Ay. So, nilabas ko yung aking chickpea kasi mamaya magluluto ako ng baon ko for work. Ano lang, kumbaga quinoa salad. Ito ang gagamitin kong karni instead of meat talaga. Ito yung gagamitin kong protein instead na karni. Para papalit-palit tayo ng protein ba, hindi puro karni. Inom pala ako ng tubig. So happy naman si Bienan na nailabas ko siya ngayon. Napuntahan yung dapat niya puntahan. Nakapagod kasi yung sakay ka ng bus. Tapos ilang shop ang papuntahan. No? Kaya minsan napapagod din siya pag lumalabas. Buti na lang, day off ko ngayon. Nagtanong siya kagabi, free ako kung pwede ko siya samahan. Eh. Pwede naman siyang samahan. Basta meron lang akong free. Kaya lang yung sapatos niya ay hindi pa tapos. Next week niya pa daw makuha yun eh. Meron akong work next week. So, kung hindi daw ako makasama sa kanya, magpunta sa Prisma, sakay na lang daw siya ng bus pag meron siyang time. Ang ganda ng panahon sa labas, oy. Ano ba, sunny kahit medyo malamig. Tinimplahan pala ako ni Pars ng kape. Kasi inaantok ako after kumain eh. Ayoko matulog dahil tatamarin na naman ako doon. Ha? Nanonood ng ano? Boxing? Mm. How come you're watching boxing now? Huh? One of those new channels I found out. Yung this TV namin... Combat huh? Channel. Yung TV namin ba, hindi kami mahilig manood ng yung sa channel talaga dyan. So, ang ginawa ni Pars kagabi, nag-experiment. Ang dami niyang nakita mga bagong palabas, yung mga bagong channel ba. So, ngayon nanonood siya ng boxing. Kaya ngayon ko lang ito nakita na nanonood pala ito ng boxing. Sabi ko kasi sa kanya, panoorin namin yung pinanood namin kagabi na Resident Evil ba. Hindi pa kasi yung tapos. Hindi ko na ano yung camera natin dyan dahil baka makapiright na naman ako. Meron yung last time na tinutok ko yung camera sa TV na copyright ang ending. Tulog si Pars natin. Kasi medyo masama talaga yung kanyang pakiramdam. Hindi pa nawala yung kanyang parang flu. Sus, nakalimutan ko bilhan sa mixo ng juice natin. Pero may laman pa naman to. Ang dami ko ba to? Kasya pa to sa isang timplahan.
Then binilhan ko din siya na kanyang gamot para sa allergy. Ayan. Kasi napansin ko, pag hindi makainom si Mixo ng ganito, grabe yung ilong niya, non-stop ang tulo. So, no choice, kailangan siya bigyan ng gamot everyday. Ito, it's not harmful naman na everyday mo siya bigyan ng ganito. Meron din akong iniinom dati, yung tuwing summertime, pinapainom sa akin ni Pars, dapat daw pag springtime, start ko na siya inumin everyday hanggang matapos yung warm weather para hindi daw ako mag-allergic. Nasabi ko sa inyo na nangangati yung aking ilong, yung aking mata dun sa work tuwing summertime dahil sa alikabok dun sa room na nililinisan namin. Tuwing nakakainom ako, pag na-estritan ko siya ng inom ng 1 week ng gamot na yun, wala akong allergic na mararamdaman. Kaya sabi ni Pars, inom daw ako nun dapat spring pa lang at non-stop ba yung everyday para hindi daw dadapo yung allergic sa akin. So, yun lang. Ang sabi ng Pars natin, nagpahinga muna siya dahil mabilis si Pars madapuan ng sakit dahil yung kanyang immune system ay sobrang baba ba. So, kahit mga ubos-ipon lang yan, mabilis lang niyang makuha pag hindi siya mag-careful. Kaya nung COVID time, todo cover yan si Pars, naka-mask, naka-gloves pa yan siya, nung disposable gloves na ginagamit natin sa pagda-dumpster yun. Tuwing pupunta siya ng shop, ginagamit niya yun. Tapos paglabas niya sa shop, itapo niya and then hugas kamay, may mga wipes-wipes kami kasi that time yung COVID, di ba? Grabe, super, very sensitive. Tapos ngayon, naka 5 times vaccine na yan siya. So kahit naka 5 times vaccine pa siya, mabilis siyang dapuan ng mga fever or ubos-ipon. Kailangan pala namin ni Mixo magpa-inject ng ano ba tawag nun? Dapat nun, meron akong schedule nun. Ano ba yun? Yung para sa flu, hindi ka basta-basta makakuha. Influence. Nakalimutan ko anong English nun. Basta sa Finnish, alam ko. Sa English, ang hindi ko alam. Mga next month or next week, sabihan ko si Pars na kami ni Mixo magpa-inject nun. Libre lang naman yun siya. So, mamaya-maya, sunduin ko na si Mixo natin at ako'y mag-GG muna. So, mag-i-end muna tayo ng ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next time. Good night po sa inyong lahat.